Hi guys! So for this vlog, share ko sa inyo or samahan nyo ko na mag-DIY spray paint ng dati kong gold na metal table, coffee table to, side table, whatever, na nilagay ko na lang sa balcony, na gagawin ko namang black, isprayan ko ng black para dito sa coffee table namin kasi naliliitan si husband dito sa nandito. And hindi pa dumarating yung pina-custom made ko na rattan na pair nitong matagal ko ng mga chair dito. Alam nyo naman yan sa mga dati na nanood. Matagal na talaga itong mga ito dito. Ito parang 2 months na yata itong swing. Ito as in last year pa ito. Nasa balcony ko pa ito. Itong Acapulco na chair. Synthetic yung rattan niya. So kahit mabasa, okay. Alam nyo naman yan. Matagal na sa akin yung mga yan. So mahilig din naman ako sa mismatch and naghanap ako sa Pinterest ng kakaibang side table or coffee table aside dun sa nga pinagpagawa ko na inaantay ko pa. And may nakita ko na eksaktong-eksaktong ka-shape nitong, this is yung tawag nila dito, Cirque. Ayan siya. Marami na rin siyang kalawang. Ayan, kasi nga, medyo pinagsawaan ko siyang ilagay sa center table namin. Dahil ginagawang tambol ni Rapa, ang ingay-ingay at metal siya. So, nilagay ko sa balcony. And, syempre, magkakalawang. Kasi usual na isip ko, madali naman niyang ispray ng gold. But since nag-motive ako ng black, green, and go and white dito sa garden, naisip ko na ilagay ito. So, ito yung nakita ko sa Pinterest na picture. Nakamukhang kamukha nito, but black. Matte black yung napili ko na tsura para mas shell. Tapos, this is yung gold na nabili ko to for $3,500 plus shipping mga last year pa to eh. Last year ko pa to. Tapos, ang tagal ko itong hinanap. As in, kahit sa surplus, kahit ganyan hinanap ko to. Kasi isprayan ko lang din ba ng black. But anyway, maganda naman siya. And grabe, trip na trip kasi itong ihian ni Sedy nung nandito to. Kaya nagkalawang yung baba. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan, nakita niyo yan. Ang dami ng kalawang. So, lilihain ko yan. Ito yung panliha ko. Which is para sa nails ko to. Pero marami akong ganito. Nakalimutan kasi ni husband na bilan ako. So, ito yung mga kailangan ko. Tapos, wala kaming dyaryo. Kaya ito yung pang sasapin ko. Trash bag. So, ito yung nabili ko sa Shopee na flat black ang shade niya. Ay, ko, ano ba yan? Flat black. Teka, ba't ayaw? Masa flat black yan, matte black yan, 190 each. So, dalawa yung binili ko para hindi mabitin. And, ayan o, medyo dugit na siya sa baba. Ang dami niya ng kalawang. So, iisisin ko yan ng konti. Para maganda naman, hindi bukol-bukol. Ayan o, may mga marka pa na ihi talaga naman. Ayan, so iisisin natin to para makinis. Hindi siya bukol-bukol. O, diba? Ayan, para maalis yung mga kalawang. Dapat kasi panliha to eh. Bayan. Yung para sa kukukutuloy yung nagamit ko. Ayan. Natin mga side. Ito dito. So, ito na guys. Dito ako nag-mask ako para hindi masyado masakit sa ilong. Thank you.
first coating, pero makapal na first coating na. Hindi ko sure, parang hindi matte ang effect. But ewan, sabi flat black daw. Let's see tomorrow. Pag natuyo na. Pero mamaya tuyo na rin to kasi mabilis matuyo to eh. So, I'm cooking adobo muna bago natin i-check yung spray paint natin. Kagabi, inabot na ng gabi. Ginigisa ko muna tong chicken. Or kahit anong na-adobo ko, ginigisa ko muna. Dati, hindi ko ginigisa, bali pakulo lang. Pero ngayon, parang mas okay kasi pag ginigisa. So, bawang sibuyas lang muna yan. Then, tansya-tansya lang ako ng toyo. Ganyan. Yan, lagyan ko na siya guys ng toyo. So, kung tatlong ganito, ito yung sukatan ko, kung tatlong ganito ng toyo, tapos as in konting-konti lang, 1/4 nito na suka. Nalagyan ko naman siya ng water na mga 6. Dinadamihan ko talaga muna yung parang sabaw niya sa umpisa. Kasi matagal ako magluto ng adobo dahil gusto ko. Yung pag tinitigan mo yung manok, ay, ano-ano siya. Naghihiwalay na sila, parang sa lambot. Yan guys, nalagyan ko na siya ng paminta, toyo, suka, tapos maliit lang ang daw ng laurel kasi hindi ko masyadong type pag matapang laurel. Tapos medyo madaming sabaw, hayaan ko niya na mahina yung apoy para unti-unti siyang kumulo. Yung talagang malambot, parang gano'n. Tapos hanggang sa lumapot na yung sabaw niya. So, puntahan na natin yung inisprayan natin kagabi na table kung anong itsura. So, ito na siya, guys. O, diba? Makasabi nyo, yan lang naman, eh. Siyempre, ako na rin na nag-spray kasi masyadong busy si husband. And in fairness, pwede-pwede na rin. Meron lang siyang mga mark na, yung mga sa dating kalawang. Ayan, no? Kahit na kiniskis ko na siya kahapon ng parang sandpaper. Ayan, hindi na talaga maalis. Or, i-check ko kung i-double, i-coating ko pa ulit. Kasi na-double coating ko na ito kagabi. Pero at least, ayan, o, diba? Social. Para siyang yung crook sa chest. Ayan ang tingin ko sa kanya, o, diba? Tapos may mga makikita kayo. Ayan, no, parang may mga marks pa rin sa dati. Hindi ko maintindihan ba't ayaw maalis. But anyway, next kong isprayan is ito. Yan, ito dito. O, diba? Ang ganda-ganda. Bagay na bagay siya dito sa set. Mahilig kasi ako sa mismatch. Yung ayaw ko yung masyadong common na pareho nito. Pero doon naghahanap ako ng isa pang ganito. Kasi gusto kong mag-add dito ng isa pa. So, ito ang aking DIY na spray. Kaysa naman nasa taas siya na hindi nagagamit at naulan-ulanan lang. Ayan na, nakikita niya yan. May mga ganyan-ganyan. Papasensyahan nyo na yan. But overall, at least may magagamit na si Hubby na pag dito siya umupo, dito siya maglalagay ng coffee niya. Tapos ako doon, ayun si Rafa, ang kulit-kulit. Tapos sinay ko na dito ang Raffles friend ko na medyo napabayaan ko kasi kaya ayan, medyo numupis siya. And doon nga pala guys, sa mga nagtatanong kung saan ko pinapagawa itong yung sabitan ko na to ng mga plants. Ayan. Pati nitong isa na to. Ito. And ganyan po siya sa taas. May butas siya. Bali ako rin yung nag-design yan. Na hindi naman mahirap i-design. Tapos ayun siya sa paa ganun. Para hindi tutumba. Para stable. Pinapagawa ko lang po yan sa welder. Dati namin siyang kapitbahay. Tapos, siyempre ako yung magbibigay ng measurement. Tapos, tubular steel yung gamit niya. Kaya, mabigat siya talaga. So, kahit anong bigat nang isabit mo, okay na okay. And, napaka-stable talaga niya. Parang labor and kasama na yung materials. Mga, let's say, around 1.5. Mga ganun yung rate niya. So, pwedeng-pwede na. Kasi, ang tibay-tibay talaga. Super tibay. So, dito ko nilagay. Ito yung dating nakasinasabitan nito ang tassel fern. So, ito kasi maganda talaga itong Boston fern na to na variegated. Kung nakasabit. So, napagawa ko ng isa pa. Yung isa ko kasing ganito, binenta ko. Kasi sa loob lang naman ako dati naglalagay. Or sa balcony. So, parang nais ko useless. Tapos, biglang nag-ayos nga ako ng ganito sa dito sa garahe. So, nagkulang. Tapos, ito kasi nabibitin siya. So, pinagawa ko to. Yung isa, 6 feet. Ito pinagawa kong 6 feet and 5 inches. So, kung meron kayong mga kapitbahay dyan na welder, kasi ang hirap i-transport ito, ang hirap i-deliver
kasi kahit na unless mahaba yung sasakyan nyo, kasi mahaba siya talaga, so pahaba siyang gaganon. So hindi siya pwede sa motor kung sasabihin niya ipapalala mo or what. Kung meron kayong malapit dyan na welder or kakilalang welder, sabihin niyo lang tubular steel, tapos papintan niyo lang ng gray or white or whatever color na gusto niyo. Tapos or message niyo ako for the measurement, pero hindi ko na kasi talaga matandaan masyado yung measurement. Yung height ang natatandaan ko kasi yung paa niya tsaka yung sa taas, parang yun kabisado na rin yung gumagawa. So ayun, na-mention ko lang din kasi nga lagi may nagtatanong sa akin kung saan ako nagpagawa, saan ako bumili. Usually kasi ang mabibili nyo yung magaan na klase, unless ipapakustomate nyo or i-request nyo nga na tubular steel. Kasi ako mahil talaga ako sa tubular steel, although kinakalawang, pero talagang super tibay. Ayan! After more than 30 minutes, yung adobo. Tapos nagyan ko lang pala ito ng sugar and konting din sa mix kasi yun yung type namin, yung medyo manamis-namis na adobo. And guys, nakaserve na ang adobo. Ayan, ganun siya katuyo. O, diba? Halos naubos lahat ng sabaw. So, ang favorite ni hubby ay wings. So, kami kakain na. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe.